Good day and welcome to Cryptrade. So today, update ko kayo kay SLP, no? Si SLP guys, malaki yung chance na mag-pump to ulit. Okay? Malaki yung chance na mag-pump ni SLP. So bakit? Kasi nasa ano na to, nasa dip na siya. Ito na siguro yung pinaka-dip niya. Kasi kung mapapansin nyo, no, itong part na to, hindi pa to yung dip niya talaga kasi nag-form siya rito ng bear plug. Okay? Nag-form siya dyan ng bear plug kung mapapansin nyo itong part na to. Nag-form siya ng bear plug dito. So, ang tendency, continue yung drop, then drop pa ulit. So, ngayon, kung mapapansin nyo, no, ngayon, nag-create na siya dito ng lower low, no? Tapos, high, then lower high. Higher high to, no? Nag-higher high, then lower high. So, ngayon, kung mapapansin nyo dito, no, meron tayo nakikitang possible pattern na pwedeng mabuo. Meron dalawa ako nakikita. Unang possible scenario natin, itong bearish. Una, ito. Itong bear plug pa rin. Okay? So, feeling ko, hindi na ito mag-work yung bear plug natin. Kasi nga, nasa dip na siya eh. So, ang kailangan natin para mag-confirm yung bullish confirmation natin, okay, umaibabaw tayo dito sa point 0.002944. So, ngayon, yung price ni SLP, 0.002891 pala. So ngayon, price ni SLP ito na sa gilid, 29.44. So hindi pa rin siya nabibreak. So wait natin, kahit mag-consolidate siya dito, mag-create ng ganitong pattern dito sa part na to, para at least ma-confirm yung bullish natin kay SLP. Okay? So kung mapapansin nyo, no, ito yung previous resistance. Yan, type natin. R natin to. Lagyan natin mark para at least kita natin, yan, par, yan ito yung resistance natin, yung part na to. Then pagdating dito sa ilalim, ito, magiging support siya dito, no? Support, gawin natin S. Yan. Support. So ngayon, nandito siya. Itong part na to, rejected pa rin tayo dito sa part na to eh. Kung mapapansin nyo. So rejected pa rin tayo, resistance. So, ang hinahanap natin dito, mag-create si SLP ng support dito sa level na to. Okay, mag-flip siya ulit. Kaya itong bearish bear plug natin, possible mag-ano pa rin to, mag-materialize. Para ma-invalidate, kailangan natin ng support level dito. Mag-create ng support si SLP sa part na yan. Okay, so yun yung tandaan nyo para mag-bullish ulit tayo dito. Para lumipad si SLP. So as of now, hindi pa naman siya nabibreakout. Then isa sa, ito, ano to, visualize ko lang, in-imagine ko lang yan na ganito possible hintayin natin. Pero kung hindi naman ganyan, isa pa sa nakikita nating pattern, pwede natin itong remove muna. No? Remove muna. So symmetrical triangle, bullish naman to. Pag symmetrical, yan, so yung part na yan, support, then ito yung resistance natin. Taas. So as of now, hindi pa naman siya nabibreakout. Okay, hindi pa nabibreakout. So pwedeng dito natin i-form para mas maganda yung pagkaka-shape niya. Yan. So pwede siyang symmetrical triangle. Okay, bullish pa rin to. So ito, alisin na natin yung isa sa bullish part na pattern na pwede nating makita. So pwedeng ano to, pwedeng bullish pa rin to si SLP. High chance, no? So ano ba yung price target natin kay SLP? So ito yung first target natin, TP1. Yan, andito yung price sa gilid. Ito yung price niya, 0.5437. Then yung TP2 natin, 0.08759. So sa natin kinuha yan, itong part na to, yung resistance, then yung previous support. So dyan tayo mag-take profit. So yung target price ko, itong TP2 na makabenta rito sa part na to. Okay, so tandaan nyo, bullish tong si SLP, no? High chance to na lumipad si SLP. Kasi medyo maganda yung formation natin eh, no? Ngayon, nasa above 0.002891 na tayo. Ito yung kailangan nating ma-flip eh. So ngayon, nag-consult siya dito ng konti. Hintayin natin siya lumipad, no? Hintayin na lang natin siya lumipad dito sa price target natin. Mambibigla to si SLP. Kaya, hold kayo ng SLP kung may mga hold pa kayo. So alam nyo na kung saan kayo pwede mag-take profit. Take profit 1 or take profit 2. So ako sa take profit 2 yung target ko. Okay, so yun lang.